Balita naman tayo ngayon sa Pag-asa. Makakapanayam natin ang weather forecaster, si Ginoong Nicos Peñaranda. Good morning sa iyo, Nicos. Yes, good morning sa iyo, Miss Cara. Okay, Nicos, saan papunta ngayon yung Bagyong Igme? Palabas na siya ng Philippine Area of Responsibility, I understand. Well, ito ngay patuloy na lumalayo dito sa Batanes Group of Islands. Pero, Cara, ito inaasahan natin na mga bukas ng umaga ito makakalabas ng PAR. Kasalukuyang binabaybay nito yung east coast ng Taiwan, pero may kalapitan nga pa rin yung sentro nito sa Batanes, kaya nakataas pa rin itong storm signal number 2 sa Batanes Group of Islands at naiapekto pa rin dito sa Calayan Group of Islands, kaya nakataas doon ng number 1. Oo, kasi may ilang mga lugar sa Luzon na nagkansela na ng kanilang mga klase dahil malakas nga yung pag-ulan. Ito ay pinaghalo dahil sa Bagyong Igme at dun sa hanging habagat, tama ba? Tama yan, Cara. So, pinag-iiba yun itong si Igme ang mga pag-ulan. At ang mga konsentrasyon o yung may madalas sa mga pag-ulan ay itong western section ng Northern Luzon. So, yan po yung mga lalawigan ng Ilocos at Karatig lalawigan na hanggang Pangasinan, La Union, Benguet at yung Abra, saka yung mga ibang portions ng Cordillera region. Ang bulubundukin yung mga lugar na yan, kaya delikado po ang meron po nga inaasahan tayong mga pag-landslides, kaya pinag-iingat po yung mga tao doon. At yung mga pagbaha din inaasahan natin diyan sa areas po na nabanggit. Mm-mm. Ang Central Luzon. So, ang apektado ngayon ay Hilagang Luzon, Western Luzon, at saka yung Central Luzon ba ay apektado rin, Nicos? Bahagya lang. Mga ulan doon, actually, maaliwalas din yung panahon. May mga dumadaan-daan lang mga pag-ulan. Ang talagang concerned areas natin itong western section ng Northern Luzon, saka itong may mga public storm warning signals. Mm-hmm. So bukod sa Batanes, Calayan at Babuyan Group of Islands, ano pa yung ibang mga direktang naapektuhan ng bagyo? Ang sinabi mo na kanina ay Ilocos, Pangasinan. Ano pa yung iba, Nicos? So itong Batanes sa Calayan Group of Islands, yan po yung may signals, yan po yung direktang apektado ng bagyo. Itong Ilocos provinces, dahil po yan sa hinihila na habagat. Opo. Saka itong itong mga coastal areas pala o yung mga karagatan ng Central Luzon sa Silangan, saka sa Kanluran, pati itong mga karagatan ng Northern Luzon, meron po tayong gale warning. So ibig sabihin, yung mga maalon po yung karagatan dyan, kaya yung dun sa mga maliliit na sasakyan pang dagat at dun po sa mga fishing vessels ay nanganganib po dahil delikado po ang karagatan dahil sa mga malalaking alon na inaasahan. Nicos, kailan natin aasahan na magkakaroon ng maaliwalas na panahon dyan sa Hilaga at kanlurang bahagi ng Luzon? Well, mabilis naman mag-i-improve yung panahon doon sa Hilagang Luzon dahil mabilis kumikilos itong si Igme na papalayo ng ating bansa. Subalit hanggang mga Friday, may mga pag-ulan-ulan pa rin na mararanasan doon sa areas po na yan. Although, kumpara po ngayong araw, mas malaki na po yung improvement. Okay, final question, Nicos. May binabantayan pa ba tayong iba pang sama ng panahon? Meron tayong binabantayan na lupon ng mga kaulapan dito sa may malapit sa Guam, so yung Northern Mariana. So far, yung sa scenario natin ngayong umaga, ay hindi naman ito mabubuo ngayong Linggo. So, bibigyan na lang natin ng updates sa susunod na mga araw kung meron pagbabago ukol dun sa posibleng sama ng panahon. Maraming salamat, Nicos Peñaranda ng Pag-asa. Maraming.